makakita ng naibang view. Yeah. Magamat maraming ang butok dito, pero si naiba. Talaga masusurprise ka na maganda. Masasabi mo? Dito na po tayo sa bayan ng Mamburao. Ito na yon. Ito na yung finally marker ng city. Okay, so few kilometers dito. Eric, kumusta yung ride so far? Ayos pa, maganda. Halos lahat, flat road. Sayang, wala ka taong tayo, tumitin ka lang. talagang maganda at matagal na padyakan ito. To grow every seed we learn to sow, all the water how we watched it flow all this time. Sabihin mo sa akin kung tama ako, pero di ba parang ang sarap gumulong-gulong dito? Yan oh. Maranasan ang hirap at saka yung saya katulad sa mga ganitong bag na kikita natin na magandang tanawin tulad ito na hindi nakikita natin ito sa atin sa Batangas. Never know that all this time we could have been letting it go. Watch me grow, and all the stories left untold, and oh how our fire it's turned to snow, and all this time you could have been letting me go. Alas 12 na at nandito pa rin kami sa pagitan ng Santa Cruz at Sabalayan. Off-road to at hindi biro yung hangin. Buti na lang tumigil kami sa may junction dun sa bandang Pag-asa para kumuha ng tubig.
Nandito na po tayo sa Mindoro. Ito yung nami-miss ni na Jap, ni na Topper, ni na Aldrin, at lahat ng hindi sumama dito. Remember when our songs were just like prayer, like gospel hymns that you call in here. Come down, sweet reverence, unto my simple house and rain. Amen. Nakarating din din sa hirap. Wakas, nandito na rin kami sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro. Ang layo ng aming binaik, higit 120 kilometers mula Wawa sa Abro de Ilog hanggang dito. Ring like silver, ring like gold. Aming trip ngayon naman mula sa Playan papuntang San Jose. Muntik nang hindi sumakay ako pero mukhang okay-okay pa naman, so malalaman natin kung hanggang saan ako aabutin. Nandito kami ngayon nakatigil at kumukuha ng umiinom ng soy milk. Ito si Domeng. Homemade soy milk, 10 piso lang, ang sarap. Lamig. Parang lasang mga taho. Taho. Just a blade of grass on the plain, and I could go on about it all day, and gracefully waving my bright sleeve of green, I'd be the best blade of grass you've ever seen. Could forget, as blessed as I am, the size of this valley within which I stand, and however handsome my dance with the wind, I dance not on my own, but with all of my kin. Nasaan na tayo? Kalintaan proper. Ano yung sulit na bayan? Santa Cruz yata. Nadaan na natin. Na naman tayo. Santa Cruz na naman. Asyang ga? I'm just a drop of water so clear. If not for the rain, not a soul would live here. And there will be treasures to reap with your hands, should you be so lucky to live where I live. Makakabuo na naman ang isa, day 2. Isa na lang, day 2. Masakit na ang bukit namin. Kailangan namin ng mahabang pahinga. Wala ako ano na eh. Wala nang magawa. Madami ko rin pa masakit.
Maikli naman yan ang ruta natin, katulad din lang ang kahapon, 80k kilometers kahapon, alas ganun lang. Ang terrain lang medyo mahirap dahil mayroon ang mga uphill. Sana rin pa pandin. Siguro mga hapon na rin ang dating. 80k daw yan, magra-route muna daw tayo. Then, mga 5k daw yung mga mostly ahon. Pero pagka nakalapas tayo ng punto, yun daw ay simentado na hanggang Rojas. Hindi ko lang alam, pero may nagsabi 80k hanggang Rojas. Kailangan ka siguro ng buhol? Hindi. Okay. That's it. Start na po ng aming day 3 ng mula San Jose papuntang Rojas, at mukha pong matinding patayan tong aming gagawin, so hindi po namin alam po ano mangyayari. So yan po. Wake up now, it's time to go. The sun's been up and it's bright as hell. Medyo mabigat yata pacing natin. Oo nga eh, kailangan natin bagalan ng konti. You could be on your way in no time. Take that route you always drive to see the aspens come alive. I saw you dancing round that light. Rose from the melody I wrote last night. It sang, oh, 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 oh. It sang, oh. Simula, pramano pa lang yan. Okay lang. Okay.
grabe yung ahon. Ito na mismo yung pinakamahirap na day namin siguro. So far, yung climbing namin isang oras, mga 1.5 kilometers lang. Pero total of around 250 meters of climbing. So it's that steep. Pero yung terrain, tingnan nyo naman kung kagaano ka tindi. So sementado na po tayo, pero yan loose na loose. So ang good news is mukhang ito na yata yung huli sa mga ahon. Kasi kung makikita nyo, medyo may downhill na dito. Ayun, siguro po patag, but we'll see. Alis lang namin ng Bulalakaw at nandito kami ngayon sa Tambangan Bridge. Ngayon, tumambay muna kami dito sa baba ng bridge kasi ito ang kailangan naming ahunin. Yan. Ahon yan. At mukhang hindi pa yan yung huli. Ito masyadong mahirap dahil puro patag ito eh. Siguro sa parte lang Pasio, Socorro. Dahil 2 times na ako nakapagbiyahe dito hanggang Bungabo. Pero dito naman ay makasama lapan o huwag lamay init. Maga tayo makakarating ng kalapag. Maganda nga kung ulan eh. Para hindi tayo mag-overheat. How long you cannot see, but here I will wait just to see. Morning po. Morning. Nandito po tayo ngayon, ang last day, day 4, papunta mula Rojas hanggang Calapan. Nakatigil ho kami ngayon dito sa Bungabon, no? Tama ba? Bungabon at 102 kilometers na lang hanggang sa Calapan, yun yung target namin. Sana umayon ng panahon. Sana nga. Ang kalaban natin diyan, mag-open area yan. Kalaban natin, sana sumunod ng hangin. Okay. Tsaka huwag init. Songs we used to sing.
ahon sa bago mag-Victoria, magpapahinga lang dito sa taas. Hinihintay lang natin muna yung dalawa, si Domeng at saka si Eric. Mukhang nagpahinga siguro sa baba. Tapos na rin po ang aming trip. Dito na kami sa port ng Calapan. Nakasakay na sa barko. Naghihintay umalis papuntang Batangas. Anong natutunan mo sa sarili mo dahil dito sa trip na to? Natutunan marami. Sa magkakasama pa paano magsusuportahan bawat isa, lagi mo titingnan din yung kapakanan niya, hindi lang yung pagsarili mo, dahil kumbaga kung sa biyahe ito yung survival ito, at kung magkakamiroon ng problema, kailangan problema ng lahat yan, kaya kailangan pagtulungan para matapos ng maganda. Masaya, wala akong nakitang hassle, lahat tayo masaya, mag-start, mag-sumakay ng bike hanggang kung kahit tayo laspag, naroon pa rin ang ngiti natin, dahil tayo enjoy na enjoy naman. At wala akong makitang dahil lang para makalimutan ang pangyayaring ito, siguro hanggang magpatay ang aking paa, hindi ko malilimutan ito. Masaya, pero nakakapagod. Masakit sa katawan, at saka nakaka-enjoy din. Nakita mo yung ibang lugar na hindi mo nakikita. Yung day 3, mas maraming challenge, mas kumbaga mas mahirap. Trapped inside.